Blessing time. Sino gusto ng blessing? Pakitaas ang kamay. Ayong non-stop na blessing. Ayan. But before that, meron pa akong isi-share na story. Sana mag-gets nyo. Makikita ko kung nag-gets nyo kung may reaction kayo. Meron pong isang magkaibigan, isang mahirap at saka isang mayaman. Yung pong mayaman, very generous siya dito sa mahirap na kaibigan niya. Araw-araw po nagbibigay siya ng isang bangkok na ulam. Alam yung bangkok? Ibaw! Malokong, Ilocano. So, nagbibigay po yung mahirap na yung mayaman ng, yun nga, yung ulam para sa kanyang kaibigan. Siyempre, kasama na yun yung only rice. Yun nga, isang mangkok. Araw-araw po yun, nagbibigay yung mayaman sa kanyang kaibigan na mahirap. Araw-araw, talagang nabibless po yung mahirap kasi araw-araw may supply siya. Hanggang sa isang araw, one day, kasi yung siseryoso nyo eh, tumigil po yung supply nung mayaman, hindi na siya nagbibigay ng ulam doon sa mahirap na kaibigan niya. Then, nagtaka yung kaibigan niya na mahirap na bakit kaya hindi na nagbibigay ng ulam yung kanyang kaibigan. Hanggang sa naglakas loob po siyang magtanong doon sa kaibigan niyang mayaman, sabi niya, "Kaibigan, bakit hindi mo na ako binibigyan ng ulam?" Sabi nung mahirap. Eh, ang sinagot po nung mayaman, kasi hindi mo sinasaulo yung mangkok, wala na akong paglalagyan. Sabi nung mayaman. So, ano pong natutunan natin dito? Kung gusto niyo po ng blessing, dapat yung lalagyanan, ibabalik niyo yun. Kasi walang paglalagyan ng Panginoon kung hindi kayo, hindi natin ibabalik yung lalagyanan, yung mangkok ng pagbibigay, yung tithing po, yung offering, dapat ibabalik po natin yun. Kasi kung gusto mo ng blessing, bakit hindi mo ibalik yun, di ba? So kung gusto mo ng blessing, ibalik mo yung lalagyanan, kapatid. So huwag kang magtaka kung bakit wala kang natatanggap, baka yung mangkok ay tinatago mo lang. Amen? So kung gusto niyo ng blessing, ibalik niyo po kung ano yung nararapat para sa Panginoon, para yung blessing tuloy-tuloy. Yun po ang sikreto upang ma-receive po natin yung blessing ng ating Panginoon. Huwag po kayong manghinayang dun sa ibinibigay niyo sa Panginoon. Mas manghinayang kayo dun sa blessing na mamimiss niyo. Kasi mas malaki yung mamimiss niyo, yung 10% pag binalik yan ng Panginoon. Talagang umaapaw yan, parang katawan natin. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Hallelujah! Kung gusto nyo ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, ibigay po natin ang nararapat para sa Panginoon. Amen? No, open po sa mga kagaya ko, kasi ako rin naman siksik eh. So, okay lang. Sabi ko nga ba eh. Si Ate Adrian. Mumantay lang, haya. So, okay, so ipag-pray na po natin yung ating offering. Hallelujah, Lord. Lord, salamat Panginoon, O God. Lord, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, O Lord God, tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos, na tapat, Ikaw ang Diyos, na hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, salamat because you have been so faithful, O Lord God, in all your promises, O God. Lord, we offer these tithes and offering, O Lord God, in obedience to your word, Father. Lord, I pray that you will use this money, O God, for the furtherance of your kingdom here on earth, O God. Lord, we thank you, Lord God, for all the blessings that we receive from you. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, na patuloy at walang sawang nag-o-obey, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Lord, ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang siksiklong liglig at maapaw na blessing, Panginoon, sa kanilang buhay, maging sa kanyang mga sa kanilang mga family, O God. Lord, we thank you and we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Yeah.